morning! Ngayon ay araw ng Martes, December 26, 2023. Time check. Ngayon po ay alas 6:05 na ng umaga. At narito ang unang bagsak na mga balitang gigising sa inyong umaga. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasaherong dumarating sa bansa ngayong Disyembre. Sa datos ng Bureau of Immigration o BI, mula sa 50,000 arrivals sa unang linggo ng buwan, ay umaabot na ito sa halos 60,000 noong weekend. 85% ng arrivals ay dumaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nasa mahigit 31,000 din ang departures noong December 23. Hinimok naman ng Bureau of Immigration ang mga Pilipino na gamitin ang e-gates para sa mas mabilis na clearance at mag-pre-register sa e-travel portal 3 araw bago ang nakatakdang pag-alis o pagdating sa bansa. Umabot na sa 2 milyong turista ang bumisita sa Boracay Island mula Enero hanggang Disyembre 19 ngayong taon. Ayon sa Malay Tourism Office, karamihan dito ay local tourist. Naitala naman ang pinakamataas na tourist arrivals noong Hulyo na may 207,696 arrivals. Inaasahan pa ang pagdating ng ilang mga turista ngayong holiday break, kaya nagpaalala ang local authorities na maging responsable at panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa isla. Abiso sa mga motorista. Isasara mula ngayong araw, December 26 hanggang sa December 30, ang bahagi ng northbound lane ng Rojas Boulevard EDSA flyover sa Pasay City. Batay sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways, South Manila District Engineering Office, maglalagay sila ng 2 expansion joints sa flyover sa nasirang bahagi nito. Inabisuhan ng mga motorista sa posibleng pagbagal ng trapiko sa lugar at dumaan na muna sa EDSA Flyover Service Road bilang alternatibong ruta. Tiniyak naman ng DPWH-NCR na matatapos nila ang konstruksyon sa takdang oras. Nakapagtala na ang Department of Health ng 16 na bagong fireworks-related injuries ngayong araw. Lumabas sa datos ng DOH na kabilang dito ang isang napinsala ang mata. Bunsod nito, umabot na sa 28 ang kabuuang bilang ng mga biktima dahil sa paputok. Isang linggo bago ang pagpapalit ng taon. Kaya muling nagpaalala ang DOH sa publiko na mas mainam na manood at hayaan na lamang ang mga profesional na magsagawa ng fireworks display sa mga komunidad. Mayroon ng 6 na insidente ng illegal discharge of firearms ang naitala ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kabilang sa nasangkot sa insidente ay 2 pulis at 2 sundalo. Kinumpiska na ang baril ng mga ito at nasampahan na rin ng reklamo. Nakakapagtala ang pambansang pulisya ng 67% pagbaba sa mga focus crime noong December 24 kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa datos ng PNP, 34 focus crimes ang naitala isang araw bago ang December 25 o 66.34% na mas mababa kumpara sa 101 krimen sa panahon o sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga inuri bilang focus crimes ay murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Sinabi naman ni PNP Information Chief and Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na generally peaceful at walang naitalang untoward incident nitong long holiday. Nananatiling nakabantay ang Department of Health sa JN.1 COVID-19 subvariant. Sa kabila ito ng paggaling ng 18 naitalang kaso sa Pilipinas. Ayon sa DOH, bagamat hindi pa naman ito dahilan upang ibalik ang mask mandate, pinapayuhan pa rin ng publiko, lalo na ang vulnerable sector, na magpabakuna laban sa COVID-19. Baka bubuti rin kung iiwas muna sa matataong lugar
at ugaliin ang palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa ngayon, mahirap matukoy ang naturang sub-variant, lalo na kung hindi naman magpapasuri dahil ang mga sintomas nito ay katulad lang din ng mga naranasan sa ibang flu-like illnesses. Tinitiyak ng Department of Budget and Management ang transparent na paggastos ng 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bahagi ito ng mandato ng ahensya para maabot ang development goals ng bansa. Prioridad niya sa 2024 national budget ang responsableng debt management at pagsuporta sa post-pandemic recovery ng bansa na nakabatay sa medium-term fiscal framework. Batay sa projection ng ahensya, maibababa na sa higit 5% ang deficit sa budget sa 2024 mula sa 6.1% ngayong 2023. Habang sa 2028 naman ay nasa 3% na lang ang magiging deficit ng pambansang pondo na nangangahulugan ng mas kaunting pag-utang ng pamahalaan. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang 33 pesos na dagdag sa minimum wage earners sa Northern Mindanao o Region 10. Epektibo ang 23 pesos increase noong December 19, habang ang natitirang 10 piso ay matatanggap sa July 1, 2024. Dahil dito, aabot sa 423 pesos hanggang 438 ang sweldo ng mga nasa non-agricultural sector, samantalang 411 hanggang 426 pesos naman para sa mga nasa agricultural sector. Inanunsyo ng MMDA na ang pagbabalik operasyon ng Pasig River Ferry Service bukas, December 27. Balik na sa regular operations ang ferry service ngayong darating na December 27, 28 at 29. Ito ay matapos isailalim sa maintenance activities ang mga ferry boats at magsagawa ng cleanup sa lahat ng istasyon ng ferry nitong holiday end. Samantala, susunod sa GMK News. Pagdagsa ng mga pasahero sa NAIA, inaasahan uli simula ngayong araw, BNP nagbabala sa online booking scam. Oil companies may pahabol na oil price hike bago matapos ang taon. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Ian, and Tini. May hinahanap ka dyan. May hinahanap ka dyan. Nahanap ko lang. Good morning, Gnel. At happy viewing po sa lahat ng mga kasambahay natin na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Martes para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napapanood niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. Yan o, at para naman sa mga kasangbahay nating mamamasyal sa Canada, isa sa mga must-try na pagkain dyan ay ang very classic Saskatchewan food item na pierogies. Pierogies. Kung anong klaseng pagkain yan, abangan nyo mamaya sa ating food trip. Yummy! Parang gusto kong matikman yan ah. Ang lakas lang yung itsura. Halo-halo. At sa atin naman, tampok na istorya ngayong umaga. Tunghayan ang kwento ng isang ama na sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang anak. Makakabangon kaya siya muli sa masakit na karanasan o tuluyan ng mawawalan ng pag-asa dahil sa sobrang kalungkutan? Abangan mamaya sa ating Kristiyano Drama.
kaabang-abang naman yung ating Kristiyano drama. Pero dagdag good vibes naman ang iahatid sa atin na kwento ng isang tapat na tricycle driver na nag-turn over ng napulot itong sako ng parcel na nakatakda sanang i-deliver ng isang rider. Ang kabuuang detalye ang tabayanan mamaya sa Something Good. Ako, malaki-laking kalitay ang pag nagkataon, ano? Pero ilan lamang yan sa abangan ng ating mga manonood ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik na muna tayo sa ating kasaysayan. 11 taon na ang nakalilipas nang buksan sa publiko ang kinikilalang world's longest high-speed rail line na matatagpuan sa bansang China. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. December 26, 2012. Sa araw na ito ay opisyal na nagsimula ang operasyon ng world's longest high-speed rail line sa bansang China. Taong 2007 nang maitatag ang high-speed rail network sa China na sa loob lamang ng maikling panahon ay naging pinakamalaki na sa buong mundo. Sa pagtatapos lamang ng 2010 ay umabot na ang rail network sa mahigit 8,000 kilometro at ng mga sumunod na mga taon ay nadagdagan pa ito. Kabilang sa idinagdag na high-speed rail line ay binuksan noong 2012 na may distansyang 2,298 kilometers. Ang linyang ito ay nag-uugnay sa Beijing, ang kapitolyo ng China at Guangzhou sa timog na bahagi ng bansa. Ang bullet train ay may bilis na 300 kilometers per hour, kaya ang dating 22 oras na biyahe ay magagawa na lamang sa loob ng 8 oras. Ang binuksang ruta ng tren ay mayroong 35 terminal stop at kabilang sa mga syudad na dadaanan nito ay Shijiazhuang, Shengshou, Wuhan at Changsha. Sa kasalukuyan ng high-speed railway network ng China ay mayroon ng higit 40,000 kilometers at pinaniniwala ang aabot ng 70,000 kilometers pagsapit ng 2035. Ang laki rin talaga ng convenience na naibigay nito sa mga Chinese. Kasi dati, yung sa Beijing daw hanggang Guangzhou na travel time is 22 hours. Pero dahil daw dito sa bullet train na to, umabot na lang siya ng 8 hours. Tsaka ang pinaka-isa daw sa nag-inspire sa China para gawin din itong mga bullet trains na to or magkaroon nga nitong ganitong klase ng transportation ay yung flight shame phenomenon na nauso sa Scandinavia. Flight shame phenomenon. Yung flight shame kasi para sa Scandinavia nung mga time na ginagawa itong bullet train, sinasabi kasi nila na parang huwag tayong masyado maging dependent sa mga airlines, sa mga flights. Na kung kaya naman na mag-land pa din, pero mabilis naman yung transportation, ganun daw yung gawin. Parang huwag masyado maging dependent nga daw sa mga flight. Siguro sa atin hindi masyado kasi sa atin kailangan mo talaga minsan mag-aeroplano dahil yung hindi naman tayo yung katulad sa kanila na parang puro land talaga, di ba? Kasi may tatawid ka talaga ng mga dagat-dagat. Pero sa mga ganitong klase daw ng mga lugar, mas maganda nga naman daw talaga na naka-land travel sila. So, yun yung isa sa mga naging inspiration din ng China na sinasabi nila na kaya nila ginawa itong bullet train na to. Kasi ang bilis din niya, nasa 200 kilometers per hour. Tapos napakahaba nga nito, like nasa 2,900 plus kilometers yung layo niya. Yung haba nung mismong parang yung dadaanan ng train na to. Kaya sinasabi nila baka sa 2035 nga daw mas humaba, papahabain pa. Sana sa Pilipinas din, no? Kasi imagine yung nabanggit mo na 20 hours yung journey. Ay, 22 hours, tapos nakat hanggang 8 hours. 8 hours. No? Kaya nga ang galing nung kumbaga ng pagkakagawa rin dito. Tsaka yung, ano siya, yung sinasabi na noon tong train na to for punctuality. Kasi on time daw yung mga biyahe, ganyan. Tapos, kumbaga ano siya, noon for punctuality. Tsaka yung efficiency ng biyahe nila. Tsaka ano pala, kumpara sa ibang mga trains, friendly to kasi iba yung energy na ginagamit. Ah. Nakalimutan ko lang yung term, pero mas ano daw siya, efficient when it comes to harm sa environment. Wow. Kumbaga kaya imagine no, mabilis na siya tapos hindi pa siya ganun ka-damaging sa environment. Tapos yung isa rin daw sa mga naging challenges para buuin to. Kasi ano yun, ang dami niyang cities na kinoconnect. Tapos connected din siya sa airports, sa mga airports sa China. Tapos isa rin daw sa mga challenges na kinaharap nila is yung engineering tsaka yung geographical na
kumbaga yung lagay ng mga lupa ganyan kasi kailangan nilang tumagos sa mga mountains kung paano yung ibibuild yung mountains. Kaya nga na-imagine ko sana sa Pilipinas din no na i-coconnect yung bawat city tas connected pa sa airport. Ang cool nun. Isip mo nila na baka pwede na nga rito yung country to country. Dun? Kasi di ba magkakatabi lang din sila ganun. Parang yun yung isa sa mga tinitingnan nila. Alam ko meron ganyan sa Europe yata. Oo, sa Europe di ba? Sa UK. Sa UK, sa ano. Orient Express, isa yun sa mga sikat na ganun eh. Pero hindi siya ganun kabilis kasi parang luxury ano siya. Oh. Pero yung mga ganitong klaseng mga trend, una kasi yung mga traditional na mga rail natin, tulad dito sa Pilipinas, di ba? Hindi naman ganun kabilis, maximum speed lang ng iba. Dito, parang 60, 70, ganun, di ba? Pero sa ibang bansa, may mga, yung mga traditional na rail, umaabot ng mga 150 to 200 yung sinabi mo. 200 lang. Yung mga traditional yun, ha? Kaya, yung para bagtasin mo yung 2,000 kilometers na yun, talagang aabot ka na matagal na oras, 20 hours. Pero nga, nag-invest yung China kasi nag-try sila mag-develop ng ano eh, yung bullet train na tinatawag. Kasi iba talaga yung bullet train sa mga traditional train. Iba yung tracks niya. Tsaka iba yung technology mo para siya gumagana. Hindi pa ako nakita ng bullet train. Di ba sa Japan, naka-bullet train, di ba? Iba yung tracks niya kasi iba din yung principle ng pag-under niya eh. Pati yung shape mismo ng trend, iba? Oo. Kasi sa hindi siya gulong. Hindi na siya gulong. Oh. Wala na siyang gulong kasi naka-levitate siya. Nakapatong lang siya sa magnet. Ganun yung mga bullet train. Magnet nagpapa-under sa kanya. Tapos, yung dito sa challenge dito sa trend na to, sa HSR. Dahil nga mahaba yung ano 'di ba ang haba ng linya na kailangan nilang suportahan yung mga yung ano internet connection kailangan internet sa ano sa train eh kailangan nila magtayo ng maraming relay station ng internet sa bawat mga poste para maabot maspan yung buong 2000 kilometers na yun. Galing. Kaya nung una parang wala kasi sila ng technology para dito sa bullet train nagpapabid sila sa iba't ibang mga bansa kasama dun sa Japan kasi sikat nga yung bullet train Shinkansen 'di ba ng Japan. Isa yung technology ng Japan yung mga nagbid para dito. Tapos from that, doon na sila gumawa ng mga sarili nilang mga bullet trains. Nung una kasi parang nagkaroon sila ng challenge kasi from 150 kilometers per hour. Gusto nila, ang goal talaga nila, gusto nila makaabot ng 400. Wow. Kasi yung 400. Yung cost at saka time difference ng 150 to 200 parang hindi worth it. Kumbaga yung gastusin mo para sa yung return nung investment mo dun sa 50 kilometers na increase ng speed, hindi ganun kalaki. Kasi isipin mo, 150 kilometers na madadagdag mo, parang mabagal pa rin. Pero kung 150 kilometers pinanggalingan, tatalon ka sa 300 or 350. Doble yung, kumbaga, mahahati mo sa kalahati yung travel time. Tapos, sulit yung bayad mo dun sa ano. I-imagine ko yung 400 kilometers. Gano'ng kabilis lang yung dadaan sa harap mo. Parang bala na yun. Tapos sinasabi sa bullet, diba? Sinasabi sa bullet train, tapos kapag nakasakay ka dun, di ba, na-imagine nyo kung gano'ng kabilis. Pero pag nasa loob ka daw, parang wala lang. Mabagal. Parang, kumbaga, steady lang daw. May nakita akong ganyan yung parang meron din design dun sa mga bintana. Parang mabagal. Oo, para hindi mo maramdaman na mabilis ka. Kasi mahihilo ka. Oo. Magmumukhang mabagal. Magmumukhang mabagal yung takbo dahil sa design ng mga bit. Kung ano lang yung field of view mo. Kapag yata, kapag masyado malawak yung field of view, ramdam mo yung bilis kasi ang bilis lumalagpas sa mga bagay. Ang ginagawa nila, nililiitan nila yung field of view ng mga tao para mabagal lang yung takbo. Pero totoo, mabilis ka talaga 400. Kaya nga, kailangan specific yung design nila ng mga nguso nung train, yung mga cars sa harap. Kasi nga, mabilis nga yung train minsan, kaya lang disruptive naman yung ingay. Kasi nga, so sobrang bilis, meron na siyang sonic boom. Kasi nabibreak niya na yung sound barrier. Isipin mo, aeroplano lang ang alam ko nakaka-break, di ba? Tsaka yung mga dati gumarang ganun, di ba? Pero isipin mo, isang buong train, ganun kalakas yung sonic boom. Mabilis. Tsaka nga, symbol din kasi nga itong HSR ng economic power ng China. Kaya talaga nila ginagaya itong sa Japan na bullet train. Kasi nagtayo ng Shinkansen ang Japan, hindi lang naman yung convenience eh. Kasi di ba, ang mahal ng mga flight sa Japan. So, nung nagkaroon ng Shinkansen, nagmura. Like, from one city to another city. Kasi mahaba eh. Nung dati, nagpunta ako sa Japan, from Kyoto to Fukuoka, parang 10,000 yen.
So, ang tagal na nun, 4,000 pesos lang. Okay. Tapos, 1 hour lang yung biyahe. Mm-hmm. Eh, kapag hindi ka nag-bullet train, mga 2.5 hours. So, ganun siya kabilis, ganun siya kamura, ganun siya ka-convenient. Ngayon, hindi ko alam kung nagbago na yung presyo. So, ibig sabihin, kung may bullet train kayo, hindi lang convenient sa mga mamamayan, makakatipid yung mga mamamayan, tapos, aangat pa yung economy dahil nga meron ito. So, para naisip ng China, adapt tayo dahil big, ano din tayo, big country din tayo. At ang lalayo ng mga city sa China, very convenient talaga na magkaroon. Katulad nga nung sinabi mo, Tini, tinatry nila na ma-expand pa to para makonnect yung mga southern part ng China. Pero hindi na daw ganito kabilis. Mas mabagal lang ng konti, mga 250. Sila. Yung connectivity din. Imagine yung magiging ekonomiya ninyo, no? Kung lahat ganun kabilis, ang bilis din ng progress. Pero dito, itatry din naman natin sa Pilipinas. Hindi lang bullet train. Pero di ba meron tayong build project. Yes. From Caloocan to Subic. Tinatry. Isa sa mga mahirap na gawin ay yung mag-move on sa masakit na karanasan. Gaya na lang ng bida sa ating Kristiyano drama na isang tatay na namatayan ng anak. Tinawagan siya ng kanyang ama para sabihan siya na itigil na ang pagsisi niya sa sarili niya sa sinapit ng anak. Magagawa niya kayang mapatawad ng sarili at makapagsimulang muli? Panoorin natin. Lalayo, ha? Ito ka lang, mag-ayos lang ng gamit si Daddy. Okay po. Okay, very good. Mommy will be proud of you. I miss Mommy. I miss Mommy too. But Daddy is here. Don't worry, okay? Hello, Tay? Hello, anak. Kumusta ka na? Anak po, Tay. Huwag malalaan yan. Alam ko masakit pa rin sa iyo ang mga pangyayari. Pero isang taon na rin ang nakalipas. Patawarin mo na ang sarili mo. Ipagpatuloy mo ang buhay. Kung sakaling makikita ka ng asawa at anak mo sa ganyang kalagayan, sigurado malulungkot sila. Tigil mo na mga bisyo mo. Hindi ka naman dating ganyan. Lumipat ka na lang dito, anak. Total, hindi ka naman pwede tumuloy pa dyan. Hihintayin ka namin dito sa bahay, ha? Huwag kang makalimot, magtagubilin sa Diyos. Panginoon, ikaw na po ang bahalang gumabay sa akin. Anak, may awa ang Diyos. Sira. Ano
nasira niyan? Hindi ko alam eh. Ayaw na lang bigla umi-start. Swerte mo pre, expert ako dyan. Ah, buti naman, wala kasi ako talagang alam sa makina eh. Sumo? Muro lang to. Ah, hindi na, wala akong pera eh. Mukhang wala kang pera. Ito na lang, libre eh, pampatanggal lang ng stress. Talaga? Oh, sige, sige na, ano mo na? Ay! Opo, tay. Papunta na ako. Medyo madedelay lang kasi nasiraan ako eh. Sige na. Samahan ka na wa. Okay, kita na lang po tayo dyan. Bye-bye. Ano pre? Magagawa ba yan? Oo. Oh. Eh, hindi na pre. Sigurado ka? Ito na. Sige na. Okay lang. Sigurado ka? Oo. Pero kung magagawa to? Hindi mo naman. Sige, gawin na lang natin ito sa sakin mo. Start natin. Sige, tara. Try natin. Sige, sabi mo ah. Sabi ka. Sabi ko sa'yo, madali lang ito eh. Sige. Sige, ingat sa biyahe ah. Sige, ingat ka. Salamat ulit. Okay. Sige. Grato ka na po. Siraan na nga kanina, ngayon wala namang gas. Pare, mukhang una ako ka. O pare, mainit ka pero... Okay lang yan. Wala nang makakita sa'yo eh. Anak, did you eat more chocolates? Remember, I may not see you, but he sees you. Hindi na. Hello? Nasa na ba kayo nung bang tagal-tagal nila kayo nang pakinig ko ng kaya? Hindi na, wala akong pera eh.
Mukhang wala kang pera. Daddy, I got a star today. Wow, what did you do to get that star? I gave my classmate its pencil. And why did you give his pencil back? Because I remember in the Bible, do not be bad and be greedy. Okay, and what do we have to do? Be honest and be good. Okay, that's really very good. Dahil dyan, I have a surprise for you. Yes. Ate, ate. Saglit ha. Wallet mo. Naku, salamat ha, ikaw nakakita. Di mo lang alam kung gaano ito kalaga para sa pambili ng mga gamot sa anak ko. Salamat, wala pong anuman. Wala pong anuman. Talaga. Salamat po sa Diyos. Minsan, akala natin mag-isa lang tayo. Hindi natin napapansin. May mga tao pa lang yung mga malasakit sa atin. Salamat, Ama, sa panggabay mo. Maraming mga pagsubok at tukso, hindi mo hinayaang maligaw ako. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Santiago 1:12. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. 1 Corinto 10:13. Pag ganito, naiisip ko yung sinasabi sa atin ng parents natin, nasa huli ang pagsisisi, di ba? Lagi sinasabi. Kaya sa mga instances na meron tayong, hindi naman tayo parang ano eh, biglaan eh. Usually, pag may mga tukso, parang may time cap to process pa eh. Hindi naman siya parang nahuli ka na lang, biglang gano'n, nandun ka na, hindi ka na makawala. Pero minsan, may time ka para umiwas. Di ba sabi nga, lumayo tayo sa anumang anyo ng masama. So, huwag na nating, kunyari, nakikita mo na may anyo na ng masama. Lalo na kung meron ka ng experience nun before. Kasi hindi naman natin masasabi na lahat tayo hindi nakagawa ng mali. So, kunyari, na-experience mo na before, matuto na tayo dun sa pagkakamali natin. Umiwas na tayo in the future. Tayo rin, hindi yung parang sabi. Yung iba kasi parang lagi, deliver us from evil. Ano, inaasa natin sa Diyos lang na. Pero syempre, tayo din, may effort din tayo na tayo mismo, lumayo na tayo. Kunyari, kung dati, yung mga ibang barkada natin, na alam naman natin na hindi maganda yung influensya sa atin, hindi naman na ibig sabihin na huwag na tayo makipagkaibigan sila, pero dumistansya tayo dun sa mga maling ginagawa nila. Pero pwede naman mag-maintain ng connection sa kanila. Pero tayo mismo, umiwas na tayo dun sa mga alam nating masama. Anyo pa lang, layuan na natin. Huwag nating hintayin pa na, huwag tayong parang believe tayo masyado na, kaya ko yan. Hindi naman ako naaano dyan eh. Hindi naman ako umiinom ng ganyan. Hmm. Pero kung baga, sa mga lugar na gano'n na pwede kang matarget na maging prone sa gano'n, layuan mo na, huwag mo na i-risk. Kaya from K-Drama, dito naman tayo sa ating MCGI Cares. Mga OFW, Overseas Filipino Worker, ang ating inabot sa Thailand sa pamamagitan ng MCGI Free Store. Dito ay malaya silang nakapamili at naiuwi ng libre ang kanilang mga kailangan. Tunghayan natin ang kwento ng paglinap sa mga tinaguriang mga bagong bayan.
laking pasasalamat ko po nung nalaman ko na may MCGI. Napakalaking tulong po nun sa akin. Sobrang blessed ko po pag ako'y nakakapunta doon. Salamat po sa Diyos, salamat po sa inyo. Kahit hindi po ako ka-ano ninyo, pero lagi niyo po akong wine-welcome. Lunch na siya, nakakain na po ako, busog ako. At jumoin na rin po ako sa songs ninyo. Maganda siya. Thank you sa Lord. Kasi kayo ang ginawa ng Diyos na ehemplo para tumulong para sa aming mga OFW. Sa totoo lang po, laking pasasalamat ko po nung nalaman ko na may MCGI. Napakalaking tulong po nun sa akin. Sobrang blessed ko po pag ako'y nakakapunta doon. Salamat po sa Diyos, salamat po sa inyo. Kahit hindi po ako ka-ano ninyo, pero lagi niyo po akong wine-welcome. Sana po pagpatuloy niyo pa rin po itong ginagawa niyo at napakarami po niyong natutulungan. Thankful ako ngayong araw na to kasi talagang daan na to ni Lord para, alam mo yun, kasi kung minsan may binibigay si Lord sa atin ng mga tao na para makatulong. Salamat po sa Diyos. Ginaid niya po ako na makapunta dito. Thank you so much po. Very worth it po. Ako po lubos nagpapasalamat sa Diyos at nakilala ko pa MCGI na para isang tulay para muling makatulong sa kapwa-tao. Nakakatuwa kasi yung MCGI nakakatulong po sa lahat ng mga OFW, hindi lang OFW, sa lahat po ng kahit hindi sila kababayan natin, once na nalaman nila na meron tayong mga fa-free na pagkain, malaking blessing at tulong po yun sa bawat isa sa amin. I feel happy to be participating in MCGI Free Store. I feel happy to obey God's commandments by helping others. Kahit puyat, pagod, masaya ako na kahit sa maliit na paraan, nakakatulong ako sa kapwa. Salamat sa Diyos kasi kahit siguro marami po tayong pagkukulang, binibigyan po na tayo niya ng pagkakataon para po makagawa po nung mga bagay po na patungo po sa pagliligtas din po sa atin. Minsan po, hindi ko na lang po, instead na kumuha ako ng free store, mas mabuti pong maibigay sa iba. Kasi po, mas maalwan na po yung kalagayan ko. At least po, mas maibigay pa po sa ibang recipients. Mula pong nag-umpisa ng free store, may niyayaya po ako sa kapitbahay po namin. Nag-chat po talaga siya na, "Te, wala po akong makain." Kaya ang ginagawa ko po,
Dito po ako umaakyat para bigyan po siya ng pagkain, ng tinapay. Dahil po ang turo sa atin, magtinginan, though hindi natin siya kapatid. Kaso po, yung lagi kong naaalala na yung sabi ni Kuya, kahit hindi natin kapatid o anuman, pag may nangangailangan, tulungan po natin. Ayun po. Hindi naman dahil sa mahirap ka, eh hindi ka na pwedeng sumagana sa mabuting gawa. Bakit? Kasi bibigyan ka ng Diyos ng sagana at buong kaya para ka makagawa ng mabuti. Kaya pagmasdan ninyo, marami sa atin po mga kapatid, karamihan sa atin mahihirap lang. Pero pag itinanong mo, pagdating sa mabuting gawa, mayaman yan kahit ano pa sabihin mo. Mayaman yan sa pagmamahal sa kapwa, mayaman yan sa paglingap sa kanyang sambahayan. At sa lahat ng mabubuting gawa, pinayayaman ng Diyos ang isang may pusong malinis sa kanyang harapan. Hindi kasi tayo taga dito sa sanlibutan. So sa ating bawat paggawa, sabi mo nga kanina, nakakapagod. Kumbaga accepted na natin na part siya ng ating ginagawa, yung pagpupuyat. Pero pagka iisipin mo nga, lalo na pagkasunod-sunod yung event, minsan nararamdaman mo na pagod ka na, masarap matulog. Pero pagluhod mo sa Diyos, una magpapasalamat ka. Tapos hihingi ka ng lakas. Tapos pag nagsimula kang gumawa, mararamdaman mo ulit na binibigyan ka niya ng kalakasan. So yung part na yon, ipinagpapasalamat natin yun sa Diyos araw-araw na pinagkakalooban niya tayo ng buhay. Masaya sa puso, kundi po pang naririnig natin sila na sinasabi nila na salamat po sa Diyos na may kasamang ngiti. Yun po yung masarap sa puso kasi alam natin na yung pinagpapasalamatan nila nakaukol po para sa Diyos. Tayo'y maliliit lang na kasangkapan na nagagamit niya sa kanyang gawain. So sana sa lahat din ng mga kapatid, sabi nga sa atin na habang tayo pinagkakalooban ng pagkakataon, gumawa tayo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa atin yung opportunity na yon. Mga modern day heroes, di ba? Laki ng naitutulong nila para sa ating bansa, sa ekonomiya din natin, yung mga tax na binabayaran ng ating mga OFW. Kaya nakakatuwa din at dapat din talaga na magkaroon din sila nung kumbaga yung mga mag-aalaga sa kanila, magbibigay sa kanila ng mga benepisyo na karapatan naman din nilang magkaroon. Kaya salamat talaga rin sa Diyos kasi na-appreciate din sila ng MCGI. Hindi natin sila kumbaga pinupwera na ay hindi OFW na may pera yan. Kaya yan nandito may trabaho yan. Kumikita yan. Hindi eh, nakikita natin kasi may mga kapatid din tayo sa ibang bansa na kapareho nila ng kalagayan. Pero ang nakakatuwa dito kasi sinasabi nga nung isa nating na interview na nangangailangan din sila. Minsan gusto nila kumuha pero alam nilang mas may nangangailangan pa kaysa sa kanila at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya nakakatuwa na makita na nagbibigay tayo ng ganitong pag-asa sa mga kababayan natin sa amang panig ng Kaya salamat sa Diyos sa mga ganitong paglilingkod natin sa mga kapwa natin. At alam rin natin, no, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam niya ang lahat ng nangyayari o mangyayari. Pero ang tanong ng ilan, kung alam ba ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, bakit niya hinahayaang maghirap ang tao at mag-suffer tulad ng pagkakaroon ng depression na minsan ay nagiging dahilan pa ng kamatayan? Alamin natin ang kasagutan sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Alam mo kapatid, ano, ang Diyos ay nakakaalam ng pangyayari pero hindi siya namimilit sa tao. Tawag nga doon sa atin eh, meron tayong free will, no? Free choice. Ang tao, ang anghel ay binigyan ng Diyos ng free choice. Yung tawag sa Tagalog eh, yung sariling kalooban, tawag sa Tagalog. Free will.
meron kang kalayaang mamili, eh nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yung mga bagay na kadipre-depression eh. Tapos isisisi mo sa Diyos, mali yun. Halimbawa, ganito, no? Sabi nung doktor, umiwas kayo sa mga matatamis. Eh, sino sisisiin mo? Yung doktor. Eh, siya na nga nagsabing umiwas kayo sa matatamis eh. Eh, nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis. Magka-diabetes ka, sino may kasalanan? Eh, ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, eh pupunta ka nga sa depresyon. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa iyo ng depresyon. Hindi ka madidepress. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba, imposible, eh magagawa ng Diyos. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema kay, madepress kay, bawal yun eh. Bakit? 5:7 ng unang Pedro. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan mo, yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkokos ng depression eh. Eh kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo. Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya dun sa 4:6 ng Pilipos, ang sabi? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O, merong nag-iingat ng pag-iisip at saka puso ng tao eh. Para iligtas ka sa depresyon. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi ay, have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depresyon, para sa Kristiyano, bawal yun na magkaroon ka nung masyadong mamroblema ka, masyado kang matrouble. Kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Eh. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyanong nadidepress eh. Pagka nadepress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya ang iyong mga cares, ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema, sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems, and those problems cause this depression. If you trust in someone who is greater than your problem, you will not be depressed. Hindi ka maaaring ma-depress. Thank you, Brother Eli Soriano. Mga kasangbahay, susunod na po sa ilang sandali ang ating balitaan. At pagkatapos niyan ay makakasama naman natin uli ang ating orthopedic surgeon and sports medicine specialist, walang iba kundi si Dr. Janice De Vera. Ngayong Martes ng umaga ay tatalakayin po ni Doc Janice ang tungkol sa sakit na trigger finger. Paano ba ito nakukuha at paano naman ito maaayos o magagamot? Yan ang sama-sama nating alamin mamaya sa ating usapang pangkalusugan. So please stay tuned and don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga.
Pagdagsa ng mga pasahero sa NAIA, inaasahan muli simula ngayong araw. PNP nagbabala sa online booking scam. Oil companies may pahabol na price hike bago matapos ang taong 2023. NEDA may hanggang February 2024 upang tapusin ang pag-aaral sa Full Devolution Initiative. At issue ng recidivism kabilang sa naisolusyonan ng Bureau of Corrections. Marami ang sumubok na makauwi sa kani-kanilang probinsya bago ang long holiday weekend. Ngunit sa Manila Northport, stranded pa rin ang nasa 300 pasahero. Ilan sa kanila na delay ang biyahe at wala umanong natanggap na abiso mula sa shipping line. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. 39 na taon nang hindi nakikita ni Luch ang kanyang ina. Sanggol pa kasi siya nang mahiwalay siya dito dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya excited siya na sa unang pagkakataon ay makakasama niya ito at kanyang mga kapatid. Excited din ako makita ang mama. Siyempre, hinahanga. Matagal ko na din kasi siya gusto makita. Kaya ganun. Kaya excited ako na uuwi din. Pero ang pinapangarap na reunion ni Luch na antala pa. Delayed ng 2 araw ang kanya sanang biyahe pa Dipolog at ngayon pa lang ng umaga ang kanilang paglalayag. Ayon sa kapatid ni Luch na si Jen, wala silang natanggap na abiso mula sa shipping line na hindi tuloy ang kanilang biyahe. Maging sa social media, wala daw silang nakitang post na nareschedule ito. Dapat kasi may ano yung message. Sabi nila nag-message sa Mandawi, wala naman kami na-receive. Kinuha nila yung lahat ng number na... wala naman kami na-receive na kahit isang message. Pero wala kami yung nakita sa... Yung sa social media naman, sa Facebook nila, chinek naman namin, wala naman yung nakalagay na ano. Di ba dapat nakapost yun? Wala naman. Kaya pumunta na lang kami dito. Pagdating na namin dyan sa labas, tsaka nila sinabi na ano, sa mamaya pa, hapon, abu umaga. Kaya dito lang sila sa mga nilatag na karton muna natulog na para makatiyak na anumang oras. Si Mang Jaime at kanyang asawa, Sabado pa nagpunta ng port. December 24 pa sana ang schedule ng alis ng kanilang barko pauwi ng Cebu City. Pero late na nilang nabasa ang abiso ng shipping line na malilipat ng December 26 ang kanilang biyahe. Magagastusan pa sila ng pamasahe kung babalik pa ng Laguna, kaya sa mga upuan na lang sila nagantay ng schedule. Ayun po, hindi muna namin nabasa na nag-text pa yung togo sa amin sa aming cellphone. Hindi namin nabasa na ganun po ang nangyari, na-cancel po. Kaya po, ang tinanong po namin dito sa staff dito sa ano, sa dito sa port, ang mangyari daw 26 na daw po umaga, alas 6 umaga po ang alis dito. Si Irene at kanyang mga kaanak, sinadyang magpunta ng maaga sa Pantalan para hindi ma-traffic, kaya Linggo pa lang nasa terminal na sila, bagamat Martes pa ang schedule ng pag-alis ng kanilang barko. Yun nga sir, traffic. Sabi nila, dapat daw maaga kasi traffic. Yun, kaya pumunta na kami dito ng umaga. So okay lang sa inyo na natin? Okay lang po sir, okay lang naman. Importante. Ang importante yung makaalis kami, makauwi kami sa bukid nun. Excited tayo. Excited na sir. Di bali na dito kami nagpapasko, doon naman kami mag-New Year. Ilan lamang sila sa halos 300 pasahero na piniling manatili dito sa Manila. Karamihan sa mga ito, delayed ang biyahe ng sasakyang barko. Base sa text message ng shipping line sa mga pasahero, epekto pa rin ang nagdaang bagyong Kabayan ang pagkakaantala ng pagbalik sa Maynila ng kanilang mga barko. Bagamat noong nakaraang Linggo pa ni Leif ang suspension ng biyahe sa dagat, nagkaroon pa rin ito ng domino effect sa mga biyahe. Nauna nang sinabi ng Philippine Ports Authority na nagkakaroon ng kakulangan ng mga barko sa mga ganitong peak season. Walang naka-schedule ng biyahe kahapon sa Manila Northport Passenger Terminal, pero mayroong 4 na barko na dumating. Galing ng Cebu, Cagayan,
Iloilo, Bacolod, Cebu, Usamis at Coron, Puerto Princesa. Ngayong umaga, inaasahang tuloy na ang pag-alis ng tatlong ilang barkong papuntang Cebu, Cagayan, Dumaguete, Dipolog, Zamboanga at Cagayan, Tagbilaran. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabol pa ng panibagong oil price hike ang mga oil company bago matapos ang taon. Mahigit 1.50 na naman ang itataas sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene simula ngayong araw. Narito ang ulat ni JP Nunez. Matatapos na lang ang taon pero panibagong hirap pa rin ang sasalubong sa mga tsuper ng pampasaherong jeep. Batay sa anunsyo ng mga oil company, simula ngayon ay may dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo. 1 peso and 70 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, at 1 peso and 54 centavos sa presyo ng kerosene. Sa kabuuan, nasa higit 5 piso ang naging dagdag sa kada litro ng diesel ngayong taon, higit 12 pesos naman sa kada litro ng gasolina at halos 2 piso sa kerosene. Ayon sa mga driver, imbis nakikitain na nila para maipang-uwi sa pamilya, ay napupunta pa sa pang-diesel. Mas magiging maluwag sana nila kung bababa na lamang sa 50 pesos ang kada litro ng diesel na ngayon ay umaabot na sa halos 60 pesos kada litro. Eh, pangkain lang alak yan eh. Eh, kung may ipon mo yun, lalaki yun. Dadagdag na naman, piso may get. Eh, yung 700 to 800, mabababa, mga 500 to 600 na naman. Laking ano sa amin yung kabawasan, nakita. Samantala, ayon sa ilang tsuper ng jeep, halos wala ring naging silbi ang naging pisong dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Hindi naman eh, kasi nahahatak din ng diesel eh. Eh, hindi naman permis na maganda biyahe. Eh, minsan may takbong basyo. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis ang banta sa mga barko na dumadaan sa Red Sea na siyang naghahatid ng supply sa iba't ibang mga bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging epektibo ang dry run ng 100% cashless transaction sa mga toll plaza sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ayon yan sa TRB o Toll Regulatory Board. Pero ayon sa ilang mga motorista, may mga aberya pa rin sa paggamit ng RFID na dapat matugunan ng toll operators. Narito ang report ni Nestor Torres. 5 buwan na ang nakalipas mula nang ipatupad ng NLEX Management at ng Toll Regulatory Board ang dry run ng RFID 100% cashless transaction sa mga toll plaza ng NLEX at SETEX. Ayon kay Julius Corpus, spokesperson ng Toll Regulatory Board o TRB, mula sa dating 70% nitong July, ngayon ay nasa 80 hanggang 85% na ang bilang ng mga motoristang nagpakabit ng RFID. Ibig sabihin, epektibo ang RFID transaction kaysa sa cash transaction sa mga motorista para maiwasan talaga ang matagal na pagpila sa mga toll lanes. Marami na po sa ating mga motorista ang nakita nila siguro mas maganda nga naman na tayo'y may RFID kaysa sa patuloy na nagbabayad cash. Pagkat sa cash po inaabot ng 20 to 25 seconds sa transaction ninyo sa toll plaza. Samantalang kung naka-RFID po kayo, a 4 to 6 seconds lamang makaka-enter or exit po kayo sa ating toll plaza. Reklamo naman ng ilang motorista, kadalasan ang nagkakaproblema ay hindi mabasang sticker ng RFID, kaya sila nagtatagal sa mahabang pila. Siguro dapat mas madaling basahin yung card. Para walang abala, yung palang malayo ka palang, nababasa na dapat. Hindi yung hihinto ka pa. Malaking abala pag wala kang RFID. Aminado naman ang NLEX Management at TRB na hindi talaga maiwasan na magkaroon ng aberya sa mga RFID. Karaniwang problema ay hindi mabasa ang sticker nito o di kaya naman ay sa mismong toll lanes nagkakaproblema. Paliwanag naman ng Toll Regulatory Board, minimal lang naman ang nagiging problema sa mga toll lanes sa mga toll plaza. Pero ginagawa naman nila ito ng paraan para huwag magtagal sa pila ang mga motorista.
libre naman po ang kapalit ng RFID. Isa pong ayun din na kung bakit komitan ay nagpapagal. Opo, tama po. May mga toll plazas kasi at toll lanes pa rin tayo. Napatuloy po na ini-improve o pinakita ng mga sistema treatment. Nang sa ganun is mapag-is pa po ang tali ng trafiko. Subalit, panakanakan naman po yan. Generally, maayos na po ang RFID. Mas maganda pag ano talaga, maayos na nila yung pagbasa ng mga card. Hassle yun kapag sa driver kapag ganyan, makahabalahin pa yung biyahe mo, di ba? Samantala, isa naman sa problema na nakikita nila kaya naman nagtatagal sa pila ay yung mga hindi nagpa-load o kaya naman ay mga walang RFID sticker na pumapasok sa RFID lane. Payo ng TRB at NLEX Management sa wala pa ring RFID hanggang ngayon ay magandang magpakabit na, lalo't long holiday ngayon ay asahan na ang heavy traffic sa papuntang norte at paluwas ng Maynila. Nakikiusapin po kami sa inyo na sana'y siguraduhin ninyong sapat yung loading ninyo bago kayo pumasok o lumabas man lang sa ating mga expressway. May mga application naman po kung saan kayo madaling magpa-load. Sa ngayon, full implementation pa rin ng 100% RFID cashless transaction sa lahat ng mga toll plaza sa NLEX at STX. Subalit, nagbibigay pa rin naman sila ng konsiderasyon maging sa mga gusto pa rin na magbayad ng cash, ang mahalaga ay umabot na sa mahigit 1 milyon at patuloy na nadadagdagan ang nagpapakabit ng RFID sa bansa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng rebeldeng komunista at militar sa Bukidnon. Sa kasagsagan nito, nang idineklarang unilateral ceasefire ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Siyam na miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa isinagawang military offensive ng militar sa 4 na barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, araw ng Lunes, December 25. Inihayag ito ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. 8 matataas na kalibre rin ng baril ang na-recover ng mga otoridad. Halos 1 buwan ito pagkatapos na magkasundo ang Pamahalaan at National Democratic Front o NDF na muling buksan ang usapang pangkapayapaan. Ang engkwentro nangyari rin sa unang araw ng idineklarang unilateral ceasefire ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Idineklara ang tigil putukan ng mga rebeldeng komunista bilang pagdiriwang sa 55th anibersaryo ng samahan. Kauna-unahan ito mula December 2019. Gayunman, hindi naman tinumbasa ng puwersa ng pamahalaan ang holiday ceasefire. Sa pahayag ni National Security Council Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya, gaya ng binanggit na ni National Security Advisor Eduardo Anyo, walang magiging suspension of military and non-military operations. Bunsod nito, magpapatuloy ang pagtugon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa lahat ng armed threats sa bansa, kabilang na ang NPA. Gate din ang tagapagsalita ng National Security Council. Natuto na ng leksyon ng pamahalaan sa mga nakalipas na panahon kung saan ginagamit lamang umano ng CPP-NPA-NDF ang tigil putukan upang makapag-regroup at makapaglunsad ng pag-atake sa mga sibilyan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national government agencies na magsagawa ng masusing pag-aaral para sa pagsasakatuparan ng full devolution initiative at makapaglabas ng listahan ng mga tutungkulin ng mga lokal na pamahalaan kung saan ang ilan sa mga tungkulin ng national government ay ililipat sa mga LGU. Inatasan rin ni Pangulong Marcos sa mga kinaukulang ahensya na madaliin ang pag-aaral ukol dito. Narito ang report.
Binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Economic and Development Authority o NEDA ng hanggang Pebrero ng susunod na taon upang tapusin ang pag-aaral sa planong full devolution sa pamahalaan. Sa ilalim ng Executive Order No. 138 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinulong na ang full devolution of powers kung saan iniahanda na ang mga lokal na pamahalaan na gampanan ang ilang tungkulin ng national government. Ayon sa Pangulo, dapat madetermina muna ang mga prioridad at serbisyon dapat na ilipat sa mga LGU, kabilang na dito ang pagpopondo at schedule ng implementasyon. Inatasan rin ni PBBM ang DILG na makipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines upang matukoy ang mga serbisyo at trabahong dapat gawin batay sa devolution transition plans ng national government. May hanggang katapusan naman ng Enero 2024 ang DILG para maisumite ang kanilang ulat sa Office of the President. Alinsunod ito sa pagpapatupad ng Mandanas Garcia ruling ng Korte Suprema. May hanggang taon 2024 ang transition na paglilipat ng tungkulin o devolution of powers ng executive branch sa mga LGU. Kabilang sa mga tungkulin na ito ay may kaugnayan sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, agrikultura, infrastruktura, pamamahala sa likas na yaman at turismo. Base sa inisyal na pag-aaral ng Department of Budget and Management, aabot sa mahigit 400 na munisipalidad ang hindi pa kakayanig magpatupad ng mga malalaking proyekto at kinakailangan pa ng tulong ng national government. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, pangunahing problema pa rin sa ngayon ng ilang mga munisipalidad ang kanilang technical capacity at expertise upang maisakatuparan ang mga malalaking proyekto. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kabilang sa target masolusyonan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang issue ng recidivism ng mga nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay BUCOR Chief Gregorio Pio Katapang, magandang ilipat sa kanila ang ilang libong PDLs ng BJMP. Narito ang report ni Dante Amento. Kabilang sa nakitang problema sa Persons Deprived of Liberty o PDLs mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ay paggawa muli ng krimen pagkalabas ng bilangguan. Ito ang tinatawag na recidivism. Bunsod ito ng kawalan ng correctional program. Kaya naman ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., para mabigyan ng solusyon ang ganitong problema, plano ng kawanihan na ang mga may sentensyang 3 taon pababa na nasa BJMP ay ilipat na sa BUCOR. Yung lahat ng makukulong na masentensyado, whether 1 day to 3 years, kailangan sa BUCOR na. Sa BUCOR na po para maiwasan po yung recidivism. Paliwanag nito na kailangan ng rehabilitasyon ang mga preso, kaya dapat ito ay nasa BUCOR. Napag-usapan din do na kung hindi naman malakas ang ebidensya, huwag nang kasuhan. Kasi imagine 111,000 na tinatry yan, na hindi naman sigurado kung guilty pa sila. Aabot-anya ito sa ngayon ng halos 13,000. Nahatulan ang mga ito sa mas mababang krimen. Subalit kung hindi sila maitutuwid, ay may posibilidad na gagawa at gagawa uli sila ng paglabag sa batas pagkalabas ng pingitan. Yung nakukulong ulit, yes, dahil hindi sila nagkaroon ng proper reformation and proper turnover back to society. Kasama rin sa plano ng BUCOR na darating ang panahon na ang mga PDL ay magagamit din pagdating sa food security. Makatutulong sila sa pagtatanim sa iba't ibang lugar. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan ang mga lugar na wala nang nakitang avian influenza o bird flu. Pero nais naman ng isang grupo ng mga broiler raiser na bayaran ng gobyerno ang mga nag-aalaga ng manok na naapektuhan ng bird flu. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaking tulong para sa United Broiler Raisers Association sa paglutas ng problema sa avian influenza o bird flu sa bansa kung babayaran ang mga nag-aalaga ng mga hayop na naapektuhan ng sakit. Sa ngayon nila ay tila hindi naman gaanong naapektuhan ng bird flu ang lokal na produksyon, pero posible rin hindi na lang naiuulat ang iba pang mga kaso nito. Ito ngayon, sinusunod yung mukhang hindi malaki masyado ang impact kung meron na parang wala eh.
dahil nag-iiyak na rin siguro industry at saka pare rin, wala nang nagre-report sa DA. Wala namang kasing indemnification fund, eh bakit pa magre-report? Base sa datos ng Bureau of Animal Industry, nasa 14 na lalawigan na ang nagnegatibo sa bird flu, habang 12 lalawigan pa ang may mga lugar na nananatiling apektado. Pero ang Bataan at Tarlac na lamang ang may aktibong kaso, partikular sa Balanga at Concepcion. Ang bird flu ay nakamamatay na sakit sa manok, mga ibon at iba pang poultry. Nakita na ito sa 50 bansa na nagresulta sa pagkasawi ng 316 million na poultry sa buong mundo. Una itong na-detect sa Pilipinas noong January 2022 sa commercial duck farm sa Bulacan. Isa pa sa nakakitang solusyon ng pamahalan ngayon ay ang pagbibigay ng pahintulot sa paggamit ng bakuna kontra bird flu. Nito lamang November 3 ay inilabas ng Department of Agriculture ang Memorandum Circular 49 na naglalaman ng guidelines sa pagbabakuna laban sa avian influenza. Pero ayon sa UBRA, huli ang Pilipinas pagdating sa bakuna sa bird flu. Ang isang nagpapatagal dyan yung labanan ng Bureau of Animal Industry at saka ng Food and Drug Administration. Sino mo talaga ang tatangan sa mga sa usapin na yan, naiipit yung industry. Dapat listen na nila yan kasi nagagamit naman sa ibang bansa na sa subok na dapat hindi na ganyan katagal eh. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natuklasan ng mga otoridad sa Canada ang isang malaking laboratory ng fentanyl sa isang syudad malapit sa Vancouver. Ang lab na ito ay gumagawa ng milyon-milyong doses ng mapanganib na synthetic opioid na nagdudulot ng pangamba sa epekto nito sa patuloy na opioid epidemic sa Estados Unidos. Alamin natin ang detalye ng balita na yan sa report ni Bianca Quijano live mula sa Edmonton, Canada. Bianca? Yes, good morning Kuya, good morning Nel. Natuklasan ng mga pulis sa Canada ang isang clandestine fentanyl laboratory sa isang shipping container at storage unit. Nakumpiska sa lugar ang 2.5 million doses ng fentanyl at 528 gallons ng kemikal na ginagamit sa paggawa nito. Sinasabing ang mga lab na ito ang dahilan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga lokal na residente dito, maging sa mga internasyonal na merkado tulad ng Australia, New Zealand at Estados Unidos. Ang pagkalat ng mga clandestine fentanyl labs sa Canada ay nagdudulot ng malaking alarma sa mga otoridad sa Estados Unidos. Ang supply ng fentanyl mula sa mga lab na ito ay nagpapalala sa malalang opioid epidemic sa bansa. Nahahadlagan ng mga lab na ito sa Canada ang pagsisikap ng supuin ang pagkalat ng fentanyl at iba pang synthetic opioids. Kailangan ng mas malawak at mas malalim na koordinasyon at operasyon ng mga otoridad sa Estados Unidos at Canada upang labanan ang problema laban sa fentanyl. At isa ang pagpapalakas ng seguridad sa US-Canada border sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapigilan ang pagpasok ng fentanyl sa bansa. Ayon sa ulat, nasa 70,000 buhay ang kinukuha ng opioid taon-taon sa Estados Unidos at 7,000 naman sa Canada kada taon. Gayunpaman, hindi lamang dapat nakatuon sa paghuli sa mga dealer at mga drug lab ang laban sa fentanyl. Mahalaga rin natutukan ang mga root cause ng opioid epidemic tulad ng kahirapan, mental health issues at iba pang social factors na nagdudulot ng pagkalulong sa droga. At yan muna ang latest Nel mula dito sa Edmonton, Canada. Balik sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Bianca Quijano mula sa Edmonton, Canada. Pitong bahay ang tinupok ng apoy sa nangyaring sunog kahapon sa Purok 8, Barangay Nursery sa Masbate City. Nagpaalala naman ng Bureau of Fire Protection sa publiko na mag-ingat sa sunog ngayong holiday season.
Narito ang ulat ni Jerry Galicia. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang 7 pamilyang biktima na nangyaring sunog sa Purok 8 sa barangay Nursery Masbate City madaling araw nitong Lunes, December 25. Tinupok ng apoy ang 7 bahay ng mga biktima na pawang mga gawa sa light material. Wala halos nadalang magamit ang mga residenteng nasunugan dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nangangailangan ng agarang tulong ang mga biktima ng mga materyales upang maitayong muli ang kanilang mga bahay. Paglabas ko, malakas na po yung baga niya. Yung pinakaapoy, malakas na po siya. Tapos ang ginawa ko, pumasok ako sa bahay, ginising ko yung asawa ko, tapos nagbuhos ako ng katawan ko, tapos lumabas na. Kasi mainit na po sa mukha eh. Lumabas na po, palabas. Yun na pong nakita ko, wala pa mo ako nakita ko. Mahaba na po kasi siya, yung pinakaapoy niya. Nagsimula ang sunog dakong alas 12:30 ng madaling araw at idideklarang fire out dakong alauna 15. Nahirapan na apulahin ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang apoy dahil sa sikip ng daraanan at dahil dyan sa kahoy ang tulay na papasok sa lugar. Yun po ang ano, yun po ang pinakamahirap doon ang pagdating ng namin ng fire truck. Mahirap talaga kasi nga eskinita tapos yung daanan lang yung mga kahoy. Kaya tapos dahil nga, di ba, 24 ng ano, halos karamihan nagkakasayahan, tapos marami rin nakainom. Tapos doon sa daanan, halos ang daming tao. Kaya nahirapan tayo, pati yung mga sibilyan, na pati yung mga host natin, sinala mismo ang humahatak, nagkabaligtaran na yung ano, yung male to female dapat ang maglugtungan. Ang iba hinahatak, baligtad. Kaya natagalan bago maglugtong kasi ibabalik mo naman yung isang dulo. Ganun ang ano, hirap. Inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog na umabot sa mahigit 125,000 piso ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Nagpaala naman ang BFP sa mga residente na umiwas sa anumang maaaring pagmula ng sunog gaya ng paputok. Namahagi na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance na 10,000 piso sa mga totally damaged na bahay at 5,000 naman sa partially damaged. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Philippians chapter 3, verse 20, na nagsasabi, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ." Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usap ang pangkalusugan na at ngayong araw, kasama po natin ang ating orthopedic surgeon and sports medicine specialist, si Dr. Janice De Vera. Good morning po, Dr. Janice! Good morning! Good morning! Natin look yung mga injuries na pwedeng mangyari sa mga kamay ng mga kasambahay natin. Next naman po itong trigger finger. Mm-hmm. Although parang di masyadong familiar sa mga ganito, Dok. Parang wala pa kasi ako na experience na nagkaroon ng kasi trigger usually naririnig ko carpal tunnel syndrome, mga ganun. Pero yung trigger finger, Dok, ano naman yung difference niya sa ibang mga wrist or hand injury? Okay, so if you recall last week yung pinag-usapan natin yung decor vein stenosis, yun, penis synovitis, diba? So this is a form of a stenosing tenosynovitis. So ibig sabihin lang kasi i-breakdown natin yung term. Stenosing or stenosis, ang ibig sabihin nun, sumisikip.
Okay. Tapos tenosynovitis comes from the root word is tendon. Mm-hmm. Tino is tendon. Synovitis is yung synovium around the tendon na mamaga. Synovium meaning yung ano po yun? Yung mga soft tissue around the tendon, yung covering in okay. a sense. Okay. No? So basically, it's pag pinagsama mo sila, stenosing tenosynovitis. Ibig sabihin nun, namamaga yung sheath or yung tendon itself. Okay? So pag sinabi mo ngayong trigger finger, in comparison to the Decker veins last week, diba, if you review tayo, last week, yung Decker veins, yung pain nila is over this part of the wrist. So pag tinataas nila yung thumb nilang ganyan, kakulay ko yung wall. Wait lang. Yan. Huh? Paano ba? Nilang ganyan ang pain dito sa area na to. Or pag tinaas nilang ganyan yung wrist nila, dito yung pain. Diba? Okay. Now, yung trigger finger naman, what happens is may pain sila usually dito sa metacarpal area or part na to ng palm nila. Pagkatapos, nahihirapan silang mag-make ng fist or mag-extend ng finger nila kasi nagla-lock. Either way, Doc, yung trigger finger, hindi not necessary na parang naka-station ng ganyan. Pwede rin trigger yun finger. Yun nga eh. So, pagka merong pamamaga ng tendon, pag ginanyan nila yung fist, when they make a fist, okay. Minsan, pag binuksan nila, yung apat na daliri, open na, yung isa na iiwan. Ayaw. Okay. Kasi meron siyang bukol or namaga na yung tendon itself. And then, dahil namamaga na siya, tapos may belt. Remember yung belt na sinasabi ko dito last week? Diba? So, meron tayong belt that keeps the tendon in place. Kapag naiwan, pag pumasok na ngayon yung nodule dun sa belt na yun, naiiwan na siya. Okay? So, can we show yung diagram na, meron akong sinend na diagram eh. So, yung anatomy ng finger natin, diba? Merong thumb, syempre yung buto. Hindi lang pala thumb pala ito, no? So ibang daliri din nila. Pwede rin kasi 'yun sa ano eh. Pwede rin yung ibang finger magkaroon, hindi lang yung thumb. Pero most of the time, ang commonly affected is the thumb and the middle finger and the index finger. And yung mga three parang mas gamit. Halos, oo, gamit. So if you're going to hindi 'yan yung diagram. Yan. The other one, the first one that we showed. Yan. So, pag tinignan natin, meron tinatawag na buto. Yun yung nasa ilalim. And then, yung white na long na strip na going from dito all the way sa dulo, that's your tendon. So, that actually connects your muscles to the bones and it's what makes your fingers move. Okay. Tapos, meron siyang belt. Yun yung pulley. Mm-hmm. Yung mga nakaparang... Yung nakaganyan. Okay. Yung nakaganyan dun sa tendon. And again, the function of that pulley or that sheath is to keep the tendon close to the bone when you're moving your finger. Hindi siya nagbo-bowstring in essence. Okay. So, maraming pulleys dun sa daliri natin. Meron din, at katulad nung sa daliri, meron din dito sa Decker veins area. Now, yung pulleys na yan, as you keep using your fingers, as you keep moving your fingers, like yung katulad nung sinasabi ko last week, di ba, yung mga bankero na palaging nagbibilang ng pera na hindi ka nila. Or yung mga, iba yung mga madalas mag-computer. Okay. Or yung may mga ibang trabaho na ganyan ng ganyan. Meron ako dating pasyente, yung trabaho niya is quality control, tas ganyan siya ng ganyan sa factory. Parang apat na daliri yung may trigger finger. Oh, kasi ganyan siya ng ganyan. So, because of the repetitive movement and the friction, nagkakaroon ngayon ng irritation yung tendon mo. So, yun yung cause. As you keep moving the tendon, more often, or like very repetitive na movements, nagkakaroon na siya ng irritation, nag-friction siya. So, normal reaction niya would be magkakaroon siya ng swelling, inflammation, tapos eventually nag-hypertrophy siya. Now, can we show the other picture that I said? So, pag tinignan mo ngayon yung tendon, nagkakaroon yung isang picture. Yep. Yan. So, meron ka na ngayon nodule. Ay, nako. Yung nodule, pag sumut siya ngayon dun sa pulley, parang maiipit siya ngayon, barado siya eh. Okay. So, hindi mo siya ngayon mahihila agad. Kaya pag ginalaw mo siya, nasa-stuck siya. Can we show the video now?
Ayan na. So pag tiningnan mo, pag binenyang ganyan yung thumb niya or yung finger niya, di niya basta mabukas, naglalock. Ayan, ayun, may locking, may triggering. Uh-huh. Diba? So, sakit ba yan? Oo, kapag ginagalaw mo kasi na ganyan, sige, just keep playing kasi may second pa na finger na mas makikiyan. So, pag ganyan, hindi niya, una, hindi niya maayos yung pag-bend, tapos biglang maglalock, diba? Mm-hmm. So, yan. Mm-hmm. Yun, magsistay na siya. And hindi na siya yung parang graceful movement ng finger kasi naiipit na yung nodule doon sa pulley. Mm-hmm. So, that's what happens when you have a trigger finger. Okay. Now, ang sintomas is locking, katulad nito, or sa early parts or early, kumbaga early stages of the disease, may pain siya along the tendon itself or dun nga sa ditong bahagi ng kamay niya. Okay. Ngayon, anong risk factors? Again, yung mga taong palaging gumagamit ng mga daliri nila, women are more prone. Okay. So, studies have shown, correct. Actually, yung explanation ko pag dinan, bakit yung mga babae, masipag ang babae. Other than that, diabetes or rheumatoid arthritis because nga yung synovitis. And then, women, karaniwan ito yung working age or 50, working age to 50 and above. Mm-hmm. Dok, may question ako about sa magkukos niya. Mas madalas po ba na, or mas malaking factor sa magkocontribute ng mag-trigger finger yung isang tao kapag sa repetitive or sa mabibigat? Kunyari, may nakita kasi ako, dok, may nagma-mountain, ay nag-rock climbing siya, di ba? Walang gear sila tapos parang daliri. More on repetitive. Repetitive. Mm-hmm. Pero napapalakas ba yun, dok, para hindi na madaling magkaroon ng trigger finger? Parang nakakondition po ba natin? Effective yung mga stress balls, dok? Hindi. Hindi siya, kumaga parang, if you keep doing the movement, you're going to risk, you risk inflaming and irritating the tendon. Talagang pahinga lang so, talaga yun. So it's basically, the way to prevent it is don't do a lot of repetitive movements on it. Pero sa kunyari, may trigger finger na tulad nung napanood natin, dok, advisable ba na meron bang pwede maging damage kapag ginalaw, pinilit pa rin niyang igalaw kahit na para menu? Pero kahit sinong pasyenteng may ganun, tapos sabihan mo nun, patawanan ka. Masakit siya. Hindi kasi iba parang natatakot kasi ayaw bumalik. So baka pilitin nilang ganun. Meron bang pwede maging damage kapag pinilit nilang ibalik sa normal yung daliri nila? Hindi naman magandang. Pero masakit talaga siya. So kumaga parang when I see them in the clinic and then I do the exams, dok, dana. So masakit talaga siya. Mm-hmm. So hindi mo siya pwedeng sabihin, sige lang, igalaw mo lang. Katawanan ka nila kasi parang sakit nga. So, dok, may mga remedy po ba dito? Like lalagyan ng ice or hot compress? Wala pa. To be honest, well, at the, again, earlier stage of the disease, you can recommend physical therapy. Yun, tatry nila yung paraffin, tatry nila yung mga ibang modalities. Pero honestly, if the patient already has the trigger finger for several months or more than at least more than 12 weeks ganyan, conservative management rarely in my practice it rarely works, although may mga pasyente na dok nawala eh, okay, swerte ka, pero basically pag ganun katagal na yung mga duration nung pagkakaroon nila nitong trigger finger, ang re-recommend ko na would be surgery. Mm-hmm. Kasi nga it's a very simple, minor, outpatient procedure, 15 minutes. So parang kesa pahirapan mo yung pasyente na palaging may ganun siya, yung surgery mo, 15 minutes lang. Ang hiwa mo, mga 1 to 2 centimeters lang. Kasi ano lang, kung ganong kalapad lang yung finger ng pasyente, halos ganun lang gagawin mo kasi just enough to open it and then isislit mo lang yung sheath, that's it. So, mabilis lang yung procedure. Tapos yung recovery din, very quick. So, kumbaga parang for me, rather than pahirapan ko yung pasyente, kasi pag nag-therapy ka, ilang weeks din yun. Mm-hmm. Tapos, hindi siya guaranteed na mag-improve yung pasyente. And there are some patients na pumunta na ng therapist, tapos tinerapy na, tapos ay, dok, hindi naman gumagaling eh. So, parang for me, kaya when I see patients na may trigger finger, at nakita ko na ganun yung naglalock na talaga, surgery na talaga yung re-recommend sa kanila. Kasi nga, parang it's foolproof. Mm-hmm. Pag ganun,
po ba, Dok, kanyari na surgery na na hindi na siya babalik. Ah, hindi na siya babalik. Okay. Pero, Dok, at least, meron, The only time na babalik siya in the same finger is if you did not do surgery well. Okay. Ibig sabihin, hindi mo na-release ng kumpleto. Mm-hmm. Okay. Kumbaga, yung remember yung sinasabi ko last week, yung tatlo yung botones ng jeans mo, isa lang yung nirelease mo, may naiwan kang dalawa, or dalawa yung nirelease mo, may naiwan kang isa. Pagka ganon, pwede siyang bumalik kasi pwedeng gumaling ulit yung may connection pa eh. Tapos may area pa na hindi mo na-release. So, pwede siyang hindi totally mawala. Pero pag maganda yung release mo, and usually ako pag ginagawa ko, instead of not just releasing it, binabawasan ko talaga yung tendon. Ay, hindi yung tendon, yung sheath. Yung sheath. Kumbaga parang mag, di ba, gugupitin mo na siya ganyan. Tapos, ikaklam ko siya, hahawakan ko siya ng forceps, babawasan ko pa yun ng strip. Mm. Para sure na hindi na siya magdidikit. Pero Dok, kailangan ba, pag sinabi bang trigger finger, may pain talaga siya nakasama? Kasi meron, Dok, di ba, parang bigla na lang hindi lang siya umangat, pero wala siyang pain na nararamdaman. Hindi ko alam kung malay ba yun. Yan ang trigger finger. So, kung hindi ganyan yung makikita mo sa pasyente, hindi yun trigger. Kailangan masakit, okay. Masakit talaga. Okay, iba pang may pain. Kailangan may pain. Okay. Pero pwede ba mag-cause din ng inflammation dun sa tendon, Dok? Yung mga, kunyari, naihampas or natamaan siya, pwede din siya mag-cause. Pwede siya mamaga, pero kung traumatic siya, usually after a few days, nawawala yung swelling doon. So, hindi siya maglaga. Matagal yung trigger finger. Yung trigger finger, basically, pag in-examine mo siya, pag ginawa ka mo dito, may bukol talaga siya. Tapos talagang naglalak. So, other than, kung hindi mo siya nakikita naglalak or naiipit, then hindi ko siya i-diagnose. Okay, hindi siya trigger. Pwede siyang tenosynovitis lang. Meron din kasi yung infected tenosynovitis. Pero yung like yung stenosing tenosynovitis, ibig sabihin talaga niyan na namaga yung tendon, naiipit siya dun sa sheath, and may nodule na siya. Katulad nung mga pinakita natin kanina sa pictures na may nodule dun. Yung mismong tendon or yung sheath. At saka, pag nirelease mo yung sheath, makita mo talaga may bukol yung tendon. Hindi na naibabalik sa normal yung tendon na yun. Hindi matatanggal yung bukol na yun, Dok. Kasi na, ano na siya dun sa tendon eh. Kumbaga parang sa tao, nag-beer belly na siya eh. So, unless like, you're gonna cut part of the tendon, which I won't really recommend, okay. Diba? So, yun yung ano dun. Parang, i-release mo na lang siya, bibigyan mo na lang siya ng daanan. Okay. Oh. Pero doon, kunyari, na-release na natin yung isang part na nagkaroon ng nodule. Pwede ba mag-develop naman sa medyo... Hindi. Actually, that's the thing. Dito lang yung trigger finger. Dito lang siya, dito lang siya commonly nagkakaroon. O, nade-develop. Dun sa ibang puli, hindi eh. Okay. Pero wala namang kaso, Dok, na parang nagtatanggal tayo ng, sumobra sa tinanggal naman na sheath naman, Dok. Parang maging unstable naman yung kamay. Hindi naman. Kasi yun, you have several. So, parang the others are going to compensate for the function of the one that you released. So, Dok, kahit after surgery, yung range of motion, okay pa rin siya? Actually, that's the thing. Kailangan mong kasi, kung especially if yung patient mo has been having trigger finger for like 6 months or more, limited yung range nila. Kasi nga, natatakot silang mag-lock. So, hindi nila gagawin yung ganitong grip. So, sasabihin nila, Dok, ganito na lang yung pag-ano ko kasi natatakot nga ako na mag-lock siya. Tapos, gaganyanin nila. Eh, masakit talaga. So, ang problema would be limited yung range nila pagpunta nila sa'yo. Hindi lahat ng pasyente, ha? Yung mga matagal ng may trigger finger, some of them have limited. So, right after the surgery, you have to encourage them to keep moving your finger. Okay. Kasi kung kunyari hindi mo pinagalaw, one, maga. Two, hindi mo maa-attain yung gusto mo nga na fully range yung finger nila. Eh. So, you will really encourage them to, kailangan mo igalaw yan ha. Pag may, ano dito, pag may bruise, pasa, pag may basa dito, lagyan mo lang ng yelo, pero igalaw mo siya. Okay. Pero Dok, pag mga ganun, kunyari ano siya, atleta siya before, kunyari nagli-lift siya ng weights. Pag after surgery, tas gumaling, okay lang bumalik ulit. Balik na. Okay, back to normal ulit. Kasi yun yung goal mo. I mean, kaya mo ginagawa yung ganitong procedures is, one, para matanggal yung pain ng mga pasyente. Two, para magawa nila ulit yung previous activities nila. Dok, curious ako, Dok, kasi pag trigger finger, sinasabi lagi, kamay lang. Finger naman din yung mga toes natin. So, pwede ba magkaroon ng sa nga, Dok, toes naman na trigger toes?
Trigger. Sige, Joshua, ibabalik sa tanong mo, ah. Di, I mean, may what puli naman din doon, di ba? What would be the movement? May puli din doon. Oo nga. Ano ba yung cause ng trigger finger? Kasi repetitive pagka nag, parang repetitive movement, di ba? Gumaganyan ba yung toes mo? Yes, doon kayo, no? Pero hindi palagi. Parang hindi siya common. Pero possible. Ano yung trabaho mo or ano yung magiging activity mo na palagi mong igaganyan yung toes pag mo? Pag umakit ng puno, Dok. Namimitas ng durian. Pag nakapakas ng durian. Ang nanggugulo na lang puno si Joshua. Pagbigyan na po natin. Hindi. I mean, I've never had anyone consult me for a trigger finger on the toe. Meron yung mga may rheumatoid arthritis sila na nagde-deform yung toes nila na permanently nakaangat. Pero hindi yung trigger. Kasi nga, hindi mo naman ginaganyan-ganyan ng toes mo pala. Ako, Dok, mahilig ako mag-ganan. Takot ako eh. Yeah, pero kasi, papapatanggal ko sa yung sapatos mo ngayon, papakita na. Oh, sige. So, basically, kasi pag ginalaw mo yung toes mo, hindi siya yung gumaganito eh. It's very short. So usually ganyan lang yung movement ng toe. Up down lang. Pinagkukuha ko kasi ng mga bagay-bagay pa. Oh, ako din. Pero hindi ganun katami. Hindi ganun ka-repetitive, hindi ganun ka-intense, I would say. Para ma-irritate yung tendon mo at mag-develop ng nodule. So, I don't know, my friends can help me on this. I mean, if there's any orthopedic surgeon there who has experience with trigger toes, let us know. pero yun nga, ang pwedeng mangyari would be yung nagde-deform yung toes nila kasi because of hallux valgus, umaangat yung isa, or rheumatoid arthritis na super deformed yung toes. Pero wala pa akong naging pasyente na may trigger toe. Dok, sa trigger finger ba, Dok? Bago siya mag-develop ng mga nodules na yun, meron ba mga symptoms or signs na makikita natin? As in, parang anong klaseng pain po? When they're moving it, or especially in the morning, they will feel stiff and then they really feel the pain on the tendon itself. So it's a sign na namamaga na yung tendon nila. Pagka ganun, Dok, kailangan ipahinga na nila. May mga dapat na silang gawin. I would say na iwasan yung repetitive movements. Okay. Pwede may try EIs. Okay. Early stages naman kasi you can try anti-inflammatories, yung mga normal non-steroidal anti-inflammatories mo. And then you try to make them avoid or bawasan or limitahan yung repetitive movements ng fingers. Ganyan. So, sabi mo, huwag ka na magtrabaho. Nga lang eh. Mabawasan lang yung repetitive movements. Kaso yun nga, that's the thing. Most of the people who complain of this would really be those people who need to use yung trabaho talaga. So, yun yung trabaho nila. So, how do you tell someone who needs to use your fingers? O, diba? Mag-resign ka. Hindi naman dapat mo sinasabi yung ganun. So, sabi mo lang, pahinga mo yung daliri mo dun sa mga panahon hindi mo siya kailangan gamitin. Pero Dok, sa surgery, kapag nagkaroon, bawa Dok, yung sinabi niyo po kanina, apat sila, kailangan po ba sabay-sabay? I mean, pwede po siyang operahan na magsasabay-sabay na silang apat or one at a time lang? Pwede naman. Okay. Kasi kung parang for me, isipin mo kung iisa-isahin mo siya, tas ang healing ng sugat ay 1 week to 2 weeks, tas bawat isa iwa 1 week to 2 weeks mo siya. As opposed to, sinabay mo na yung isang daliri, kung tatlo o dalawang daliri sa isang kamay meron at one time, gawin mo na siya, di 2 weeks pare-pare yung sugat niya. Huwag lang po yung dalawang kamay. Ah, okay. Kasi mahirap gumamit eh. Diba? Kung dalawang kamay mo ang post-op, paano siya kakain? Meron na kayong pasyente doon, dalawang kami may trigger finger. Nagkaroon na po kayo. I believe so. Tapos ganun nga, pina-one-hand ko siya one at a time. Pero meron din naman yung isang sinasabi ko kanina na pasyente na marami, like, ang daming daliri. Yon hindi sabay-sabay yan eh. Oh. Parang nung una, ito naman. Tapos, Dok, nito na naman ako. Ikaw na naman. Oo, Dok eh. Kasi nga yung trabaho nila. Ganun talaga. Okay. Pero Dok, when it comes to prevention, how helpful naman po yung sinasabi nilang ergonomics? Na kunyari, for example, computer, ganyan. Pero yung keyboard niya and yung mouse niya may kumbaga, ergonomically designed. Yeah, ergonomically designed. That will not help as much with the trigger finger. It may help more with yung carpal tunnel, yung ganyan.
or yung mga muscle strains. Pero ito kasi, kung palagi pa rin siyang nag-move ng... Ito kasi yung repetitive. So kahit gano'ng ka-ergonomic yung silya mo, yung wrist positioning mo, kung palaging gumaganyan yung daliri mo, kaka-type. Oh. Mga nagta-type pag ano na lang, voice-activated kemerot na rin ba? Parang, please type, ganyan. Dear doctor. So, lahat na. So, ano na, transcription na siya na automatic. Di ba may mga gano'n na? AI, whatever. So, baka yung mga bagong apps ngayon na mga chat-chat or whatever pwede gawin. So, that would probably help. But yeah, I don't think, I mean, maybe may minimal help siya, pero kasi kung repetitive movement pa rin yung finger flexion extension mo, unless nga hindi mo siya gagalaw. Pero may certain position po ba yung kamay natin na parang mas malakas, mas mataas yung strain dun sa mga tendon na yun yung pag ginamit mo, doing that na position ng wrist or ng kamay? As opposed sa carpal tunnel, ito parang walang halimbawa dok yung mga nagbubuhat ng barbell, di ba mali yung pagbubuhat? Kung hindi nga repetitive, okay. Okay lang. Mm. Ano ba yung mga nagpa-practice? Kasi pag nagbubuhat ka naman ng barbell, di siya, ganyan lang siya. Nakastay lang. Nakastay siya. Hindi siya paggalaw ng galaw. Okay. Okay. Yun yung ano, yung friction ng tendon on the sheath itself yung nagiging problema. Eh dok, yung mga nakikita ko kasing yun, may workout naman sa gym na pampalakas daw ng nandito sa part na sa grip. Ano, maraming beses mo siya gagawin para mag- ay, hindi. Kasi nakikita ko that's naman dok. That's the thing kasi, 10 lang yung usually mga ganyan. 10, oh sige. Set, like 5 sets of 8 at the most or 10 sets. 10 sets, wow, OA, di ba? Parang 3 sets of 12, alam mo yun. So hindi siya ganun karami. As opposed to someone who sits in the computer 8 to 5 in the afternoon, di ba? Na buong araw talaga nag-tag. So yun yung comparison mo dun eh. So honestly, yung workouts na ganyan, I don't think it's as risky as compared dun sa repetitive movement of the fingers talaga na 8 to 10 hours tuloy-tuloy silang gumagawa. Like yung mga baker siguro, or yung mga chef, or yung mga nagtatype, yung mga ganyan. Yung pagpapahinga rin ba nila, Doc, dapat yung mga ganito yung klase ng trabaho? Katulad din po yung napag-usapan natin last week, na parang every 30 minutes kailangan may rest siya. That would help them, I would say, more than... more than nothing, di ba? Yung talagang tutuloy-tuloy nila. Baka pwede nyo rin pong i-clarify, Doc, kasi may mga kasambahay pa rin tayo na nagsasabi na kapag pagod daw, huwag babasain kasi baka babasman, di ba, Doc? Kasi sa mga malaking... Pwede mo ba yun, Doc? Magka-trigger finger dahil binabasma kasi. Napasma ako, Doc. Lalabas ko ganun. Ganun, Doc. Ang dami. Paano ba yun? Kano forms. Madalas yun sa... Ano ba naman itong mga... Nakakakos po ba ng trigger finger pasma? Hindi kasi ako naniniwala sa pasmay. Like yung mga tao sinasabi, ito pala kung ginajoke. Dok, pagkatas daw mag-sports, bawal daw maligo kasi mababasa, ay ano, mapapasma. Eh, ba't yung swimmer? Ay, hindi yun, Dok. Hindi sila pagod, eh. Hindi daw sila siya sa mundo. Nagagalit ang streamer sa kanya. Hindi sila pinawisan. Hindi daw sila pagod. Parang isa sa pinaka-ano na sport. Yeah, kasi di ba parang for me, if yun yung sasabihin mo, parang... Only in the Philippines po yung pasma. I don't think it's scientifically proven. I don't. May mga nabasa na ako dyan before na... articles. Pero kasi yun, ako personally, hindi ako naniniwala dun sa pasma. So, sinasabi nyo, nanginginig daw yung kamay. Hindi mo yun talaga tao na ganon. Or may sakit yung mga taong may ganon. Or yun nga, may mga iba na hindi talaga stable yung hands. Ganyan. So, I don't think, well, one, I'm sure it's not a cause of trigger finger. I don't know if there are other, I would say, disease entities or problems na it can cause. Pero yun nga, kasi para sa akin, yung bawal maligo pagkatas ng sample. Isipin mo naman, kung mekaniko ka, pagod na pagod ka, puro grasa ka, tapos bawal ka maligo. Diba? Alam mo yun, parang
Pero yung temperature ng tubig naman, Dok, ba maliligo sila after ng pagod? May factor ba yun? I think it just depends kung kunyari naggaling ka sa sport na high intensity na ang taas ng temperature, ng body temperature mo. Mm-hmm. Kung biglang maliligo ng super lamig na tubig na matagal, pwedeng biglang mag-drop yung temperature. So yun yung magiging problem mo. Mm-hmm. Pero hindi naman yung, kasi like, it helps with the temperature regulation of your body, pero ang recommendation lang is you ease into the temperature. Okay. Kumbaga, dahan-dahanin mo lang yung pagbaba ng body temperature mo. Mm-hmm. Baka yun yung talaga tinutukoy nila, pero nasasabi na nila na pasma. Ganun pwede. Siguro yung iba. Natin alam. Naalala ko tuloy, Doc, yung mga pianist. Kasi di ba prone din pala talaga sila sa trigger finger. Mga musicians. Kasi yung mga musicians, pianist, kasi yung movement ng tendons nila. Mm. But yeah, so kung hindi naman kasi parang for me, you just need to set a time na ganun yung gagawin. Kasi like pianist, hindi sila I don't know. I don't think they train 10 hours a day. Maybe 2 hours as they rest. Kasi masakit din sa kamay. Opo. Mabigat din. Oo. So, kung hindi sila ganun katagal, then maybe hindi rin ganun ka-risky. So, kailangan lang talaga mag-set ng breaks in essence. Dok, sa mga naka-experience ng trigger finger, pero wala pa yung nagla-lock. Parang papunta pa lang doon, namamagana. Pahinga lang. Tapos minsan, iba, parang minamassage na yung area kasi parang siguro nare-relieve sila. Makasama po ba yun? I don't think so. I think it's okay. Okay lang. Pag-masahe. Kasi minsan, pag masakit, di ba? Gusto mo lagyan na kung ano-anong... Yun sa Doc, yung pagpapatunog. Nakakaano rin po ba yun? Ibang issue yung pagpapatunog. Kasi sa joint naman yun eh. Hindi na yun sa tendon itself. But, sabi nila, hindi naman daw nakaka-increase ng risk sa arthritis. Like, merong isang Japanese doctor, I believe, na yung isang kamay niya, pinapatunog niya. Tapos yung isang kamay niya, pinapatunog. So after like 30 years, in-x-ray niya yung kamay niya. Parang wala raw difference. Oh. Although ako, honestly, I just say, ba't mo ba ginagawa? I mean, kasi sa akin, it's still... pinaggaganyan mo yung dalawang joint eh. So kung hindi naman necessary siya, ba't mo gagawin? Hindi kailangan. Wala siya. Kailangan. Pero sa ibang mga ways para ma-alleviate yung pain, Doc, ng mga may trigger finger, meron po ba silang pwedeng gawin? Pain relievers. Kahit anong klaseng pain reliever. Okay. Kasi iba, parang sinasabi na pagka, kalimutan ko sino, Doc. Kasi pag sabi na pag sakit daw above the head, parang may phenamic yung gagamitin. Tapos, parang ibang may iba't ibang may Tylenol and yung iba-iba yung mga pain relievers. I would say we just go ladder approach, meaning depending on your pain level. Ako I don't know with the other doctors, but the way I treat patients would be pain scale based. Okay. So 0 to 10, how bad is your pain? And then yung gamot na ibibigay ko sa'yo would depend on kung ano yung pain scale mo. Kaya mga kasambahay, kapag nakaka-feel na tayo ng ganyan, magpa-check na rin tayo. Saka wag po kayo matakot magbasa ng kamay. Di po bawal maligo, bawal pong mabaho. Pero Doc, ito naman tayo sa ating mga social media questions. Question from Cherry Gonzalez. Doc Janice, may mga pwedeng exercises po kaya kapag sumasakit po ang index finger? Para po kasing ngalay, pero hindi naman po makirot. Kapag binibend, may tingling sensation lang po minsan tapos pinapahinga ko po kapag nagkakaganoon. Kaso kapag naka-rest na po sa gabi, saka po ulit may sumasakit. Almost 3 nights ko na po na na-experience. 26 years old po ako. Salamat po sa pagsagot at God bless. Ano nga yung trabaho nito? Isang ito? Wala yata. Instead of exercising, I would say pahinga mo yung daliri mo kasi baka mamaya it's overuse. So, pero kasi may tingling sensation siyang nararamdaman. Tusok-tusok. Most often than not, yung mga tusok-tusok sa spine yun. So, it could be like, pwedeng carpal tunnel, pwedeng cervical spondylosis. So, 3 days, observe mo lang, pwede ka mag-B complex. Avoid mo yung katulad ng pagtulog ni Joshua na nakaipit yung kamay.
Okay, huwag niyo akong gayahin. Yun lang yun. Hindi po siya magandang influencer. Ayan, sige po ito naman, Doc. Another question from Tina Diaz. Doc Janice, paano po kaya maiiwasan ang paninigas po ng kamay? Or normal na po ba ito kapag po nasa edad 55 na? Nahihirapan po kasi ang nanay ko po mag-close and open ng kanyang kamay. O kaya po ay mag-twist po ng wrist niya. May makirot daw po kasi. Marami pong salamat sa inyong ipapay. Most probably arthritis to. So when she wakes up in the morning, she can baka ma-misinterpret ito. Mm. Mm-hmm. Kumuha nga ng balde. Hindi man balde. Ano tawag? Langgana. Patsa. Laki naman nun. Langgana lang po. Or pwede tabo. Mm-hmm. Dalawang tabo. Mm-hmm. Maglagay ka ng tubig sa loob. Tapos bantuan mo ng hot water para maligam-gam lang siya. Ibabad. Kasi pag sinabi ko lang na hot water baka mamalap mo. Boiling hot. Maligam-gam na tubig. Tapos ishoot mo yung kamay mo, tapos exercise mo, tapos paikot-ikot mo ganyan. Most probably stiffness ito because of arthritis. So that's what she can try to do. And remember, the pain is because of the stiffness. So you would want to move it. Move it. Mm-hmm. Okay. Diba? So para hindi na siya maging super stiff. So that would help. Dito papasok yung stress balls. Pag medyo maluwag-luwag na dahil naalis na yung stiffness in the morning, mag-stress ball ka para medyo lumakas lang yung tendon. Question naman po from Alexander Villanueva. Good morning, Doc. Ano po ang best medicine or kung may exercises po para mag-heal ng madali ang fractured toe? May cast na po ito, Doc. Salamat po. Huwag po natin galawin. Parang umilom siya. Yun. Thank you, Doc. Mabilis lang naman na usap ko. Gusto mo nga na mag-ilom yung fracture, ba't mo gagalawin? Huwag gagalawin na. Kaya so usually, ang toe fractures, 3 weeks healed na yan. Okay. After na ng Doc, siguro, kailangan niyang gawin mo yung ginagawa yung Josh. Ayun, oo. Pick up sticks with this. Ipinali mo kayo. Pero huwag masyado doon. Pick up sticks. Sige, no. Alam mo yun? Magawa tayo ng ganun game. Alam mo yun, alam mo yun. Paalam, yung, no? Bawal yung gumalaw yung ibang sticks. Kasi gaganyan mo. Kukunin mo. Hirap nun. Ang hirap nun na. Dapat di gagalaw. Susunod po na. Gagawin may technique. Oo, yan. Tuturuan po kayo. Again, thank you so much, Doc Janice. Doc, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Greetings. Na-hot spot tuloy ako. Na-pressure ako, Doc. Parang kailangan ko mag-practice mamaya. Correct. Galingan mo. Gusto ko lang pong batiin kayong lahat ng advance Happy New Year. Kasi magbalik ko dito, New Year na. Yeah. Advance Happy New Year to everyone. Sana po we had a very wonderful 2023. And I'm praying that all of us will still be together in 2024. Yeah. Good health, happiness, peace, love, prosperity. Maraming salamat. Yo. Thank you for that wonderful. Thank you. Ayun. Adi, salamat sa tuition. Papa pala sabi niyo daddy ko diyan, papa. Ang ganda po. Baka po mayroon pa po diyan. Quintings. 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 Pang Gen Z. Yeah, tapos yung mga speech ganun. Hi, thank you. Again, thank you so much for Dong Janice. World peace po. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik ang Good morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Kung kahapon ay mas kakaunti ang pagdating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, ngayong araw inaasahan naman magsisimula na uli ang pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan dahil balik trabaho na. Narito ang report ni Bernard Dadis. Naging matumal ang pagdating ng mga pasahero kahapon December 25 sa NAIA Terminal 3 kumpara sa mga nagdaang araw. Isa sa mga nakikitang dahilan ay dahil mas mahal ang presyo ng airline ticket kumpara sa mga nagdaang araw. Ngunit gradual lang ang pagbaba ng bilang ng mga pasahero. At dahil balik trabaho na ulit, inaasahang ngayong araw ay magsisimula ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan. Ayon kay Police Major Prince Kenneth Palma, ang OIC ng NAIA Terminal 3 Airport Police Station, nagdagdag na muli sila ng police personnel, particular sa Terminal 3, na isa sa pinakamalaking terminal sa Maynila, upang mag-ikot at magbantay. Lalo na tinasahang magtutuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga pasahero hanggang sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon.
So from 30, nagdagdag pa ang ating headquarters ng additional na 20 personnel. Kaya ngayon umaabot tayo ng 50 nakapulisan na nagbabantay sa ating paliparan. And hanggang matapos na yung holiday, ganito ang ating magiging siguridad sa paliparang ito. Sa kasalukuyan ay wala namang naitalang anumang untoward incident ang mga pulis sa NAIA Terminal 3. Maliban na lamang sa isang pasaherong inasistehan nila na na-scam online sa kanyang supposed booking flight. Kwento ni Ramel, isang solo parent na bibiyahe sana papuntang Ginkoog Province sa Mindanao, first time niyang mag-book ng flight at nakilala lamang niya online ang nakatransaksyon na nagpakilalang tauhan ng isang airline company. Ang kanyang pananabik na makauwi sa piling ng kanyang mga anak ay napalitan ng pagkadismaya nang malaman niyang peke ang ibinigay sa kanyang boarding pass nang ipinakita na niya ito sa check-in counter sa Terminal 3. Eh, nakita ko lang po sa Facebook page po, ma'am. Tapos ang nangyari nun, nakausapan kami kaya naghulog ako ng sa GCash po. Tapos pagkatapos dun, sabi niya ulit sa akin na kailangan daw magbayad ng boarding pass daw. Kaya naghulog na naman ulit po ako ng 400. Tapos yun na yun po. Sabi niya, pumunta ka na dun sa Terminal 3 kasi mag-assist daw siya sa akin. Kaya ang nangyari po, pumunta po ako sa taas. Tapos pagsabi dun sa taas po, yung kachat ko siya, ang nangyari po, hindi na po siya nag-online. Tapos pagkatapos doon, wala akong magawa. Pumunta na lang po ako sa counter. E pagka sabi ng wala daw sa system nila. Kaya, ayun, nagpatulong po ako sa ating kapulisan dito para matulungan po ako. Siyempre po, naggawa po sila ng paraan para ambag-ambag po sila din sa akin. Inasistiyan si Ramel at nagtulong-tulong ang mga nakadeploy na pulis upang makabuo ng pambili na panibagong tiket sa parehong araw. Nagpaalala naman ang PNP sa mga nagdanais o nagpaplanong bumiyahe at mag-book online sa kanilang flight schedule. Ina-advise lang po namin na may mga legit na website naman itong ating mga airlines. Doon na lang po tayo makipag-transaksyon. And dito po sa ating airport, meron naman silang ticketing office dito. Mas maganda po na doon na lang sila makipag-transaksyon. Bernard Daddy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Kaliwat kanan ang handaan dahil sa holiday season. Kaya naman ang ilang prutas sa Mega Q-Mart inaasahan tataas pa sa mga susunod na araw. Mula sa Mega Q-Mart, narito ang report ni Harry Ilagan live. Harry, magkano ang itinaas na mga prutas at anong prutas ba'y nagtaas na ng presyo? Good morning, Kuya. Good morning, Nel. Kahapon pa nga ay nag-ikot-ikot na tayo dito sa Mega Q-Mart upang alamin nga ang presyohan ng mga ilang mga prutas. Dahil ayon sa mga nagtitinda dito, tataas ng 20 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng ilang mga prutas. Magdedepende pa yon kung anong klaseng prutas ito. Mataas na ang presyo ng ilang prutas sa Mega Q-Mart at inaasahan din na magtataas pa ito sa mga susunod na araw. Ayon sa nagtitinda ng prutas, mas mataas na ang bigay sa kanila ng kanilang mga supplier kaya nagtaas na sila ng presyo ng prutas tulad ng grapes, longan at kiat-kiat. Mostly ang tumataas yung ito, ganito, kiat-kiat po. Kiat-kiat, grapes na seedless, tsaka itong longan and persimmon. Yung mga nagsusupply sa amin, mataas na rin ang kuha nila kaya kailangan din namin taasan kasi mataas na rin bili namin. Si John Manalo ng Tagantipolo, dumayo pa sa Mega Q-Mart para makamura sa pamimili ng prutas. Eto, pakwan, tsaka yung yung orange, ay mahal na. Oh. Mga dyan na yata sa mga 100 ng kilo. Depende sa paisa-isa lang yung binibili lang namin para hindi mahirap sa bulsa. Grabe yung taas ng presyo. Ayon pa sa mga nagtitinda, posibleng tumaas palalo ang presyo ng mga prutas lalo na't papalapit na ang pagtatapos ng taon. Alas mo lahat naman tumaas.
kaysa nung nakaraang araw. Malamang po tumaas pa rin kasi ano nang ano ngayon eh. Mas kailangan sa bago mag New Year. Ang presyo ng seedless grapes ngayon ay nasa 250 pesos na. Ang kiat-kiat 70 pesos, 50 pesos ang persimmon at 200 pesos naman sa longan. Ang mansanas at orange, 30 pesos naman kada piraso, habang 10 pesos naman sa ponkan. Samantalang saging na lakatan naman ay tumaas din ang presyo at ngayon ay nasa 100 pesos na per kilo mula sa 85 pesos. Ayon sa nagtitinda ng saging, kakaunti ang dinadalang supply ng saging sa kanila. Tumaas po, kakunti po yung supply ngayon. Parang hinuhold ata yun para marami sa New Year. Ayon naman sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 80 pesos hanggang 180 pesos lang dapat ang presyo ng saging lakatan sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nel, kanina nga ay nakausap natin ng ilang mga tindera dito sa Mega Q-Mart at tumaas na ang presyo ng seedless na grapes. Dati itong 250 pesos, ngayon ay 280 pesos na per kilo. Yan muna ang update mula dito sa Mega Q-Mart. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Harry Ilagan mula sa Mega Q-Mart. Nasilayang muli sa bayan ng Donsol, Sorsogon, ang pamosong butanding o tinaguriang world's largest fish. Sa Facebook post ng Dangkalan Beach Resort kahapon, December 25, apat na butanding ang muling nagpakita malapit sa baybay ng Donsol, Sorsogon. Una nang nagpakita ang dalawang butanding noong ika-21 nitong buwan sa kapareho ring lugar. Itinuturing ng mga taga Donsol na biyaya ang butanding dahil isa ito sa mga tourist attraction sa kanilang lugar. Ang whale shark o butanding ay madalas na namamalagi kung saan marami ang kanilang makakain tulad ng isdang tamban, pusit at hipon. Karaniwang lumalaki ito na umaabot sa 20 metro at may bigat na hanggang 34 na tonelada. Samantala, balikan na natin muna sina Joshua, Celine, Ian at Tini. Yun o. Thank you, Nel. Yun, this time naman, ano, puntahan naman natin ang ating food trip. Ito yung mga may feature na dish dito, yung kanina nabanggit natin, yung Saskatchewan. Perugis. 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 Sa, ano bang bansa yun? Canada. Canada. Saskatchewan. Saskatchewan. Interesting nga yung itsura kanina. Yung mukhang sabi ko, mukhang silog. Pero mukhang hindi naman siya ganun kasi iba yung gagamitin nila dito sa ating food trip. Ano kaya yan? Ngayon, this time, no, puntahan naman natin ang ating food trip. Good morning, Kuya! Really? Are you serious right now? I would like to say good morning, Kuya, at sa mga ating mga kasambahay dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Nandito po kami ngayon sa kabaan ng 51st Street, Saskatoon, Saskatchewan. Samahan nyo kami para tikman ang isa sa mga iconic Canadian dish, ang pierogi. Let's go! Pinupuntahan ng ating mga kababayang Canadians ang Baba's Homestyle Pierogies dito lang sa food trip segment na Good Morning Kuya! Kain na! This is the moment of truth, guys. Ang in-order ko ay yung Baba's Dinner at meron siyang dalawang cabbage roll, tapos isang smoky, I think it's a sausage, tapos limang pierogies. Yeah, and I ordered Tex-Mex. This they call it Tex-Mex because there's chili sauce on it. Kaya medyo maangang ito, kaya pero pierogies lahat. Pierogies lahat. Walang cabbage. This one of their menu.
So, tignan natin. Ito yung Baba's dinner, pero wala siyang smoking. Pero pala siyang may cabbage roll. Itong cabbage roll, dami siyang kanin sa loob, tapos madaming sauce sa taas. Tarap naman. Itong Canadian dish na pierogi ay worth a try, especially kung mahilig ka mag-explore ng iba't ibang kinds ng food. Eh, Tito? Yeah, eh? Hanggang sa muli natin pagkikita, I'm your Tito Melvin. At ako pa si Camille Kainday, and we are your Food Chef segment hosts. Thank you for watching dito sa the most outstanding TV show of the year. Ang parang nakita ko nga dito, parang ano, yung nabanggit mo yata kanina, parang tapsilog natin. Oo, kasi may sausage, tapos may dumpling, no? May dumpling. Hindi ko lang alam ano yung carbs. White na yun. Parang akala ko mayonnaise kanina. Parang white cream sauce. Sa nung mashed potato. Sarap. Parang magugustuhan din nating mga Pinoy. Ako gusto ko yan. Baka may isa-shoutout ka. Yung kanilang production team, di ba? Tignan mo na lang. Ah, meron ba? Oo, meron sila. Isa-shoutout. Isha-shoutout pala natin. Shoutout po sa ating Saskatoon production team. Ayan, nasa prompter na natin. Ang Saskatoon production team, Jojit and Marcel Plastina, Joshua Bonagua and Jerlyn Bonagua, Olin Villano, Aileen Claridad, Roel Pestaño, Camille Kaindoy at Melvin Villanueva. Yun, shoutout po production sa inyo. This time naman, isang kahanga-hanga naman ang ginawa ng isang tricycle driver mula sa Ormoc City, Leyte nang i-turn over nito sa mga otoridad ang isang sako ng parcel na kanyang napulot. Yan ang ating hatid na kalagdagang good vibes ngayong umaga dito sa ating Something Good. Isang social media page ang nagbahagi ng ipinamalas na kabutihan ng isang tricycle driver mula sa Ormoc City sa lalawigan ng Leyte. Ang anas na tricycle driver na nagangalang Alberto Soto, residente ng Barangay Linaw sa Ormoc City, ay nag-turn over sa mga otoridad nang natagpo ang isang sako ng parcel mula sa isang online shopping company na nakatakda sanang i-deliver ng isang rider. Dahil sa kanyang ginawa, ay maayos na naibalik ang mga parcel sa delivery rider na nakilalang si Iris Moane. Umani naman ng paghanga sa mga netizen ang pagkakaroon ng busilak na kalooban ng naturang tricycle driver. Maging tayo dito sa Good Morning Kuya ay sumasaludo sa ipinakitang katapatan at pagmamalasakit sa kapwa ni Alberto Soto na talagang masasabi nating something good. Nakakatuwa naman to si Kuya Alberto. Hindi siya yung nag-unboxing. Oh. Diba? Kapag may nakuha ang mga ganyan, nag-unbox na yung mga ganyan. Pero kasi naisip niya rin siguro, yung hirap din ng pinagdadaanan ng mismong dapat rider, diba? Oh. Na dapat commission niya na yun. Tapos nawala pa. Ang dami na isang sako, mantakin mo yun. E paano kung meron doon nagkakalaga ilang libo? Tapos hindi mo na ibigay doon sa talagang pagde-deliveran mo. Talagang malaking perwisyo rin yun para doon sa rider nito. Kaya nakakatuwa dahil binalik niya yung kanyang mga napulot na mga parcel. That's right. Kawawa din naman kasi yung rider kapag nawala yung kanyang parcel eh. Mm-mm. Dahil siya di mananagot dun eh. Totoo. Baka masuspend pa saka siya. Saka ang hirap kasi sa mga rider, yung mga nagde-deliver, minsan overloaded. Totoo. Overloaded. Nakikita ko rin sila. Ang dami. Hanggang harap. Isang sako, tapos ano, yun, mahirap din ang trabaho kasi nila. Kaya maunawaan mo rin. Totoo. Yan. Greetings na! At binabati ko ang aking wife. Good morning. Good morning. Susunod na travel mo, Kuya, kailan pa? Next year na. Next year na. Kasama ka namin dapat ngayon. Tama. Sige. And of course, Dr. Joseph would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition kaya everyday we're a trusted superfood.
Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Yon, thank you then and good morning sa Martinez Dental Clinic located at Kame Street, Graman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor RNH Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Claridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448139403 or 0969051816. Thank you Dr. K. Chris Martinez Rotap for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Good morning din po sa aking nanay at kay Ma'am C. Hello, Ma'am C! Thank you, Dr. Jose Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic orthodontics and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, you may visit their Facebook and Instagram page or you may visit the clinic at 161 Unit 1 3rd Floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number 0917-312-5742. Yan ako naman po. Greetings and good morning kay Tita Yoli Valdez, kay Tito Bong Nokon, and kay Tita Chow, Ate Tatiana, kay CJ, kay Ate Ane, and kay Ate Armila. Yan. Good morning po sa inyo. And of course, we would like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig. Pag-ibig, I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. Yan, and good morning and thank you rin sa Best Driving School. They are located at 1127 J2 Building, Quirino Highway, Barangay Caligayahan, Navaliches, Quezon City. For inquiries, you may call them at 0935-858-9641 or at 0919-412-5018. Or you can message them through their social media accounts at Best Driving School. Thank you po, Ma'am Angela Laman and Ma'am Maria Delfino and to all their staff. Be educated and safe. Enroll now at Best Driving School. Happy birthday, Ian! Ang bilis na! Happy birthday! Ilang taon na? Huwag na natin alamin. Tinuruan na kita, di ba? 21 na lang tayo. 21, oh. 21? Let's just stop sa 21. Anong taon ka 21? Kung 21, namainis ko pa yan. 21 is 2002. Grabe, 21. 2002 babies. 2001 kasi. Ah, yung mga pinangarap na 2002. Year 2000 tayo. 2000. Kulang hindi ko yun. Tayo na. Tama. Okay lang, wala naman si Ate Kat dito. Kaya wala mo. Ba't tayo naglolo ko? So, 2,000 tayo, ha? 2,000 babies. Wala. Hey. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. Magkita-kita po tayo ulit bukas, God willing. At sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning, Kuya!